excited na nga lahat para sa bakbakang Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. at maraming katanungan sa laban na ito. At dahil si Floyd Mayweather ang ating tampok, narito ang mga katanungan sa kanya. Gaano ba kagaling ang depensa ni Mayweather Jr.? Talaga bang hindi kayang buwagin ang kanyang shoulder roll defense? Gaano kagaling na counterpuncher si Mayweather Jr.? Kaya ito, ating himayin ang strengths and weaknesses ni Mayweather Jr. pa rin. Kasama pa rin siyempre si Bayani Agbayani at si Attorney Ed Tolentino. Para sa'yo, gaano kagaling ba yung shoulder roll na yan? Gaano kahirap bang lusutan yun? Aba, hindi mo maintindihan. Hindi din nalulusutan yun. Alam mo, actually, tama si Kuya Ed eh. Hindi naman gumagalaw, hindi naman siya lumalayo eh. Ang lumalayo, yung upper body. At hindi mo tamaan. Alam mo, minsan, nakita ko, tumama dito yung suntok, pero lumagpas dito sa buka, ang tingin ko, yung balikat, nakadepensa. Dikit na dikit. Oo, na hindi ka tatama. Eh, bakit hindi suntokin dito? Diba? Yun na nga. At paano ba nusutin yung depensang ganun na right hand, it's so ganun. Kaliwa, di ba? Ito pa ang problema ng mga kalaban ni Mayweather. Kapag kumilo yung kaliwang braso ni Mayweather, pag susuntok na sila, binabago nila yung trajectory ng suntok. Kasi nakikita nila, so itinataas nila. Nawawalan tuloy ng power. Nawawalan ng power at nawawalan sila ng balance. Balance. Kaya eksakto sila sa right. Eh sabi nga ng tatay ni Dunayre, si Dunayre si Jones, pag ginanon, idiretso mo na sa balikat. Masakit yun. After 3 manhid na yung kay Pacquiao. Sabi nila, isa yun. Yun ang wala pang gumagawa. Wala pang bumubugbog sa balikat ni Mayweather. Kasi ang focus lagi ng boksingero, hindi katawan mo. Hindi nila alam. Meron ang boksingero na sumusuntok sa braso eh. Yung ganyan. Pero hindi pupuntos yun. Hindi, pero eventually, investment yun. Investment. Three rounds. Yes. Kasi 12 rounds siya. Okay na nga, nabanggit na ni Attorney Ed Bayani na yung counter, right? Yun yung problema, gumagawa. Parang kaya ton. Sakto, pag iba yung angle. Nagato kasi pala yun. Iba yung angle of balance pag maka-counter right ka sa pool. Pero sa nakita natin mga laban, gaano kalakas ba, gaano kalupit ba itong counter right niya? At gaano kabilis? Actually, sabi ko nga sa'yo yung right, hindi ko nakitang nakapagpabagsak to. Kasi ang kayato na nakapagpabagsak yung left hook. Which was the left, Na napakabilis na tumama. Umiwas siya, ganoon pa rin, pero left hook yung gumanon. Actually, ang napansin ko sa mga boksingero, hindi lang naman yung lakas ng suntok ng kaliwa o ng kanan eh. Dapat mapatama mo sa ng weakness. Kumbaga, anong tawag doon? Merong talagang weak spot talaga sa mga. Kisser, di ba? Kasi yung kay Hatton, although sundot yun, tumama talaga sa pangay. Dito. Eh, sa pilis naman ng kanan niya, kung saan lang tumama yun, basta sa mukha eh. Malinis, actually. Malinis. Pero note, na nadideliver niya ng malakas yun, kapag nakaplant yung feet niya at yung upper body lang niya ang nagtitwist. Ang sabi ni Shane Mosley, kapag na-off balance si Mayweather, wala nang lakas yung kanan. So, how do you render him off balance? Okay. Pag nag-shoulder roll siya, when Manny Pacquiao comes in, pak, tatlo, malakas. Sa shoulder? Sa shoulder, sige lang. Pak, patulo. Force him off balance, tsaka mo palang ididiretso yung left straight. Parang wala pa rin. Yung left straight, talsik si Mayweather na ganun, by the time na makapibot siya ng kanan, off balance na siya. Alam mo, ginakatakot ko lang. Off balance na siya ng kanan. Baka kakasuntok ni Manny sa shoulder naman ni Mayweather, lagyan ng mouthpiece yun. Yun, $25,000 din. Oh, so, it's 50 million. Isipin mo, kalaban mo, may mouthpiece dito. Nakasmile, nakasmile. Smile. Pero, ang ganda man, baka ganyan yung sinasabing strategy na yun. It's easier said than that. It's easier said than that. At kailangan talagang trabahuhin sa gym. Kailangan talagang practicein. Okay, eto naman. So, weakness. May weakness ba si Mayweather? Napunan na natin kanina yung kanyang legs. Now might be a weakness now. Dati siguro hindi. Finish eh. Pero ngayon, in the last 3 fights, may napuna ka bang malamang weakness na niya ngayon ang kanyang bilis o ngayon kabagalan ng legs? Bukod doon, ang weakness niya pag southpaw kalaban. Correct. Kasi nakikita ko na kapag southpaw ang kalaban niya, pumapasok yung straight ng kalaban. Tinatamaan siya. Nakita ko yung kay Robert Guerrero, nakita ko yung, kahit nakita ko yung kay Reggie Sanders eh. Tumama din, yung kay Zab Judah. Zab Judah. Kitang-kita doon kay Zab Judah. Oo. Na pumapasok yung straight at off balance si Mayweather. Yun, hindi siya makadeliver ng kanyang right. At peak ni Mayweather yung kay Zab Judah. Peak yun nun. Oo. So ngayon, kung ngayon na yung level ng kanyang endurance, yung speed niya, kung bumaga na lang konti, makakaya naman niya yung kaliwa ni Pacquiao. Yun ang porsyento ngayon ni Mayweather na it will turn back the time. He will be able to turn back the clock when he faces Manny Pacquiao. You will be seeing a young Mayweather, a hungry. Kasi sabi niya, I've waited, I wanted this fight
Ayun na sabi niya. Pero siyempre, 6 taon niyang iwan. Yun ang tingin ko eh. Tsaka yung siyempre yung psychological factor. 47 wins, wala pang talo. Aba, ang bigat ng pressure yun. Ha? Si Manny Pacquiao, nakalasap na ng talo. Ikaw hindi pa. Eh, ngayon ka pa matatalo. Ang bigat ng pressure yun. And you're so close to the record of Rocky Marciano. 2 wins na lang. To tie. 49. Nawalang draw. So, paano yun? Yung pressure na to stay unbeaten. Well, na-sino mo naman yung discussion na bayani tungkol sa kahirapan niya against left-handed fighters. Pero yung mga kalibating nabanggit mo, ang layo kay Pacquiao. Tama. Ang layo kay Pacquiao. Lalo pa kung si Pacquiao na. Delikado na siya. Correct. Tsaka kung makikita mo dun sa 24-7, dun sa yung practice nila, yung Pacquiao na parang bumata. 35 siguro, mga parang nakikita ko, parang mga 30-29 lang siya. Naka-5 years ang bawi niya. Yung Mayweather, 38. Tingin ko 45 na. Different. Yeah. Sa bagal. Sa bagal naman. Oo, alam mo, sa bagal ni Mayweather, umalis yung punch bag. Umalis na gano'n. Nabor. Okay, ito naman, in terms of fight experience, both fighters in the late 40s, ang kanilang mga number of fights, and quality of opposition, ang tanong dyan. No question yung accomplishment ni Mayweather, started as a flyweight sa pro boxing. So, very impressive talaga ang record niya. Ano ang prediction niyo? Ipagsusuma natin lahat yung mga yan, okay? Yung kanyang recent fights, yung quality ng opponents niya. Ano prediction niyo? Ako, Kuya Ed, 6 below. Kung makakalusob at makakapasok agad at mabubugbog ni Manny Pacquiao si Mayweather, babagsak. May knockout. 6 below. So, 7 up to 12, decision na. Pero hindi mo alam kung sino. Money all the way ka. Money. 6 below bagsak, 7 to 12 decision. Money all the way. Kailangan talaga very aggressive si Manny Pacquiao. He has to force Mayweather to dance to his rhythm. Rock and roll. Yun. Wag yung jazz ni Floyd Mayweather. Masyadong smooth hindi si Mayweather. Hindi pwedeng sometimes when we touch? Oh, hindi pwede siguro. Kailangan mas mabilis yung tempo. Kasi iinisin siya ni Mayweather. Mayweather, pipilitin niyang magkamali ulit si Manny, pumasok ulit. So, kinakailangan talaga perpetual aggressiveness for Manny Pacquiao. The boxing analyst in me tells me, style-wise, kaya nung style ni Mayweather yung Pacquiao. Mm-hmm. Pero yung intangibles, yung speed, yung southpaw, yung puso ni Manny Pacquiao, we cannot underestimate. Tingin ko kaya TKO eh. Between 10 to 11 rounds. Okay. Tingin ko kakayanin ni Manny. Alam ba pag napasahig niya, napadapa niya sa sahig, magiging Lord Mayweather na. Lord. Yung nagdali mo. At ito ha, promise ha, ito yung mga prediction niyo na kahit paano tinatanggal yung bias yung being Pilipino at itong natural assessment yung sa laban ng dalawang boxing hero. That's the way we see it. Well, maraming salamat. Thank Kuya, you, brother. Good to see you again. Bayani, Attorney Ed, maraming salamat. Salamat, TJ. At mga kaibigan, sinasabing titigil ang mundo when the fight of the century finally takes place. Ang laban na ating inihintay for almost 6 years mangyayari na sa wakas. Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. Sino ang tunay na hari ng boxing? Kapit-bisig tayo lahat, mga kababayan, dahil sandaling intay na lamang yan, bakbaka na. Ako po si TJ Manotok and this is The Score Inside Mayweather Special. Sa likod ng bawat suntok ni Pac-Man ay ang buong puwersa ng bayan. Suportahan natin siya. Sumapak para kay Pac-Man. Lahat tayo kasama sa isang bayan para kay Pac-Man.